Bambang Nueva Vizcaya. 180 kilometers ito ang release point ng second lap ng fan race na sinalihan natin. 180 kilometers ito mga lodi mula sa ating loop. Subaybayan ninyo ang episode na ito at ipapakita kong kondisyon ng mga ibon natin. Magandang araw sa inyo mga lodi at welcome back muli dito sa ating loft, dito sa ating channel. Narito ipinakikita ko sa inyo ang ating mga fledgling na mga pang-south na ibon. Binu-viewing na natin sila kasama itong isa pero mahihina pa sila. Hindi pa sila umaakyat para ma-enjoy nilang kanilang fly pen. 3 hours later. Awit na panahon ito mga lodi. Tapos na pala ang tag-init sang-ayon kay Mang Tani. Kaya araw-araw tuwing alauna ng hapon hanggang alas 3 na ulan dito sa ating lugar, dito sa ating lok. Pagkaganito ang nadaanan ng ating mga ibon, ewan ko na lang kung ano gagawin nila. Marahil yung ganito kalakas na ulan at hangin at kulog at kidlat ang naranasan nung mga nakaraan sa south. Kung naaalala ninyo na almost 70% ang hindi nakapag-clock noon sa buong club dito sa Manila. Almost 30% lang ang nakapag-clock noon dahil sa sama ng panahon na dinaanan nila dun sa release point ay maaraw na maaraw. Pero sa mga dinaanan nila, maaaring ganito ang naging kalagayan. Kaya yung sa atin, zero clocking tayo noon sa tatlong ibon na isinali natin. Pero nung kinabukasan pag-uwi, merong isa na nag- see you tomorrow sa atin. May kasama siyang dagit. Sa Laguna pa ang loob ng ibon na yun. The next day. Gaya ng sinabi ko sa inyo noon, ipapakita ko sa inyo yung mga binibigay natin pagkondisyon para sa ating mga ibon. Ayan yung bote na yan. Probiotics yan. At eto din yung tiki-tiki, inihahalo natin yan. Hindi isang bote mga lodi, konti lang. Kumulay lang yung tubig na nasa bote na yan. Yung araw na lang ng pagbibigay niyan, halimbawa yung probiotics ay ibinibigay natin yan araw ng Lunes at Martes. Sa mga susunod na araw, yun ang tiki-tiki, sa hapon na lang tayo nagbibigay ng plain water. Ito rin ang isinasama natin, yung malunggay, binibilad natin yan para matuyo at ginigiling natin at ibinabind sa patukan nila. Ayun yung loaf natin mga lodi, yung nasa tuktok, yung kulay asul. Narito tayo ng Molesya, tayo ng malunggay sa kapitbahay natin. Eto na ang ating mga off-color na mga pang-south. Ang gaganda nila mga lodi. Hindi naman natin akalain na magiging off-color ang ilalabas ng mga magulang na yan. Meron pang mga upcoming na dalawa pa. Sana ganyan din ang kulay para pare-pareho na kulay nila mga lodi. Yung isa kasi dyan ay blue bar at yung isa ay checkered. Balance silang mga lodi, tatlo ding of color. Sana ay mabuhay silang lahat at matutong lumipad. Eto naman mga lodi, ipinapakita ko sa inyo yung isa na ipinanlalaban natin. Ayan, si 727. Halos wala na siyang pakialam sa pagkain. Habol lang ng habol sa kanyang kapares. Pati pag inom ng tubig ay nalilimutan na niya. Kahit na hawakan natin yung pares niya ay lalapit sa atin yung ibon na yan. Yung checkered kasi, naghahabol siya. Kaya noong bata ako, mga lodi, hangang-hanga ako sa mga kaibigan ko na kapag ka na hinahawakan nila yung hen, dumadapo sa kanila yung kak. Ganun pala talaga yung kapag ka nahabol. Parang nababaliw yung lalaki, habol ng habol sa kapares niya. Dahil malapit na sigurong mangitlog ito, kaya naghahabol. Hindi lang natin alam kung mapipihit natin ito para bumilis ang pag-uwi ni 727. Noong kasing nakaraan sa south, mabilis ang uwi niya. Noong meron na siyang itlog na nililimliman. Pero nung naghahabol pa lang siya, nasubukan ko rin yun, hindi pa. Pero ang isa din na factor doon, baka masyado pang malapit. Kasi nung naglayo na, mula na sa 200 plus, 300 hanggang sa 400, napakabilis na ng pag-uwi niya. 1-2 na ang speed niya. Isang bagay para sa kanya, yung mabilis na pag-uwi. Pero yung mahuli mo siya para matrap at makuha mo yung sticker, doon nagkaroon ng pahirapan.
nasa mga video ko naman yan, mga Lodi, kung pagtsatsagaan ninyo, tingnan ninyo yung last season ko sa South. Naging pahirapan ang paghuli natin sa ibon na yan dahil sa nagkamali kasi tayo nung nagkasakit siya ay dito ko siya sa loob ng bahay na bahay namin, ikinukulong kasama yung pares niya. Doon niya rin gusto pumasok, hindi na dito sa loob na to. Hindi rin natin binibigla ang pagbibigay ng patuka dahil pipilian lang nila yan. Pagka dinamihan natin, inuunti-unti natin. At kapag ka na ganito kasing malamig ang panahon, natatagalan, bumalik yung iba. Meron pa tayong tatlong ibon na hinihintay na nariyan pa rin sa labas. Hindi ko matanaw kung nasaan sila. Wari ko, nakatambay pa yung mga yun. Final inspection na mga Lodi sa mga ikakarga natin mamaya. Although, hindi pa nag-uumpisa ang derby. Ito na ang last training ng mga ibon natin bago sa derby. Yun nga lang mayroong fan race na inentrihan tayong isa, si 727. Yung nauna, si Batman, mukhang okay naman. Pero dito tayo nag-aalala dito sa inakay na to. Kasi tatlong buwan mahigit pa lang itong ibon na to. Halos hindi pa siya bihis. Kung mapapansin ninyo, hindi pa nagre-rainbow yung mga dibdib niya. Ayan si Batman, mga Lodi, oh. Mukhang kondisyon na kondisyon yung ibon na yan. Pero napakabagal niyang umuwi. Kaya binigyan natin siya ng pares. Unknown line pala yan, mga Lods. Ito naman si 727, mga Lodi. Subok na natin ito. Pero baka nagsawa na ito ng kaka-load sa kanya sa truck. Kasi yung dalawang kapatid niya, medyo minalas-malas. Yung isa, nagkaroon ng adeno na deaths. At yung si Bunso naman, iniload natin yun na may one eye. Pero 7 weeks na natin ginagamot, marahil hindi tumalabang gamot, naawit, hindi nakabalik. Kaya siya na lang ang natitira sa magkakapatid. Ito yung dalawang anak niya, binubiwing na ulit natin. Kapag ka na kasi nasa itaas ito, nasa trapdoor natin yung mga young bird na yan, pinapalayan natin ng box perch nila si 727 at yung asawa niya para wag magsubo. Pagka kasi sama-sama sila dyan, eh nagsusubo. Ito namang isa, kinwarantine natin dahil napakatagal tumambay. Sana itong si Boy Salpok ay magbago. Bagaman, unknown line siya, umuwi siya ng maaga. Ito rin ang weather condition dito, alauna ng tanghali. Kaya mga Lodi, maulap na maulap, pero walang ulan. Ayos na yan. Dito ko na tatapusin ang video na ito. At maraming salamat muli sa panonood ninyo. At abangan ninyo ang vlog natin sa araw ng Linggo para malaman kung meron pang uuwi sa ating mga fantastic birds. Salamat muli sa inyo. Bye!